Ang sulat sa mga Hebreo. Ikapitong kabanata. Si Melchizedek ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kaniya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ay 10 bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katwiran. At dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natalang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya ay pari magpakailanman. Tingnan ninyo kung kaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na isang patriarka ay 10 bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay binigyan ng karapatang kunin ay 10 bahagi ng pag-aari ng mga Israelita na kanilang mga kapatid. Kahit ang mga ito ay mula rin sa lahi ni Abraham. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi. Ngunit tumanggap siya na 10 bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Nalalaman ng lahat na ang nagbibigay ng pagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Ang mga Levita na tumatanggap na 10 bahagi ay may kamatayan. Ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap na 10 bahagi ay nagbigay rin na 10 bahagi sa pamamagitan ni Abraham. Sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Ang kautusan ay binigay ng Diyos sa mga Israelita upang sila'y maging ganap. Kung ang pagiging ganap ay nakamtan sa pamamagitan ng mga paring mula sa angkan ni Levi, hindi na sana kinailangan pa ang ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron. Kapag binago ang pagkapari, kailangan ding baguhin ang kautusan. Ang ating Panginoon ang paring tinutukoy dito. Kabilang siya sa ibang angkan at wala isa man sa angkan niya ang naglingkod bilang pari. Alam ng lahat na siya'y mula sa angkan ni Juda at hindi pinanggit ni Moises ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga pari. Ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahing pinagmulan ayon sa hinihingi ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kaniya. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya nga, inalis ang unang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa. Sapagkat walang sinumang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan ito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi sumumpa nang gawin niyang pari ang iba, ngunit sumumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus ayon sa sinabi niya. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ay nagiging katiyakan ng mas mabuting tipan. Bukod dito, kailangan noon ng maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panununggulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung ganoon ang dakilang paring nakakatugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus
at ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kaniyang sarili. May mga kahinaan ang mga pinakapunong pari na pinili ayon sa kautusan. Ngunit ang paring pinili na may panunumpa ay ang anak na banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan.